Si Erica Wig ay isang batang ulila na inampo ng dalawang witch na sina Bella Yaga at Mandre. Sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan at kakaibang kakayahan, hinarap niya ang misteryo sa loob ng mahiwagang tahanan habang sinusubukang mapalambot ang puso ng dalawang umampon para sa kanya. Ngayong araw, ikukwento natin ang storya ng Earwag and the Witch. Nagsimula ang kwento sa isang babaeng may kulay pulang buhok na nagmamaneho ng motorsiklo habang karga ang isang sanggol. Mabilis ang takbo nito upang makalayo sa sasakyan na humahabol sa kanya. Matapos makatakas, tumigil ang babae sa isang bahay ampunan at iniwan ang sanggol sa harap ng pintuan nito. Binuksan ng mga tagapangalaga ang pintuan at bumungad sa kanila ang isang batang umiiyak sa labas. Natagpuan din nila ang isang liham sa tabi nito. Nakasaad sa liham na babalik siya upang kunin ang bata pagkatapos niyang lumayo sa 12 mangkukulam na humahabol sa kanya, at ang pangalan ng bata ay Earwag. Iniisip ng mas batang tagapangalaga na ang bata ay anak ng isang mangkukulam, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng matanda at dinala na ito sa loob ng tahanan. Dahil sa kakaibang pangalan na Earwag, binago nila ito sa pangalang Erica Wig. Sa paglipas ng mga taon, lumaki si Erica bilang isang maganda at aktibong batang babae. Pinahahalagahan siya ng lahat sa kanilang tahanan dahil bagamat makulit ay napakabait naman nito at palaging napapangiti ang mga tao sa paligid niya. Isang gabi, naglaro sina Erica at ang kanyang mga kapwa ulilang bata sa sementeryo malapit sa kanilang tahanan. Kinobere nila ang kanilang katawan ng puting tela na animoy parang multo. Habang masaya silang naglalaro ay nakita sila ng dumaang matandang lalaki kasama ang kanyang aso. Sa takot ay agad siyang tumakbo palayo sa pag-aakalang totoong multo ang nakita nito. Pagkatapos nilang magsaya sa sementeryo ay pumasok sina Erica at ang kanyang best friend na si Custard sa isang gusali malapit doon. Umakyat din sila sa hagdanan patungo sa tuktok. Sa itaas, nag-usap ang dalawang bata tungkol sa kanilang kinabukasan, sa mga taong aampon sa kanila, at sa mga hakbang na kanilang gagawin upang hindi sila mapili. Masaya na si Erica sa buhay nito sa ampunan at ayaw niyang mawalay sa mga taong naging bahagi ng buhay niya simula noong bata pa lang siya. Kinabukasan, umuwi ang matandang tagapangalaga dala ang balita mula sa matandang lalaki. Nagsumbong ito na naglalaro umano ang mga bata sa sementeryo ng hating gabi at nagdamit na parang multo. Lumapit naman ang mga bata sa matanda ng may pag-aalinlangan, sabay ipinaliwanag ni Erica na siya ang may pasimuno ng lahat ng iyon sa sementeryo. Ipinaliwanag rin ito ang ginawa niya dahil nais niyang magsaya kasama ang mga kaibigan sa huling pagkakataon dahil alam nitong may aampunin na naman ngayong araw at mahihiwalay na ito sa kanila. Dahil sa narinig ay hindi na sinaway ng matanda ang kawawang bata sa kasalanan nito. Sa halip, niyakap siya at nakiusap na itago na lamang ang nangyari sa iba. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy ito sa kanyang mga karaniwang gawain sa tahanan nila. Makalipas ang ilang sandali, dalawang misteryosong tao na nagngangalang Bella Yaga at Mandrake ang nagpakita sa tahanan at nais nilang magampon ng bata. Inutusan ng punong tagapangalaga ang mga bata na pumila upang mapagpilian ng dalawa. Dahil sa kakaibang anyo at ora ay nagdulot ito ng takot sa mga bata. Sa huli ay pinili din nila si Erica. Umalma ang bata, subalit kahit ayaw niyang umalis, wala siyang magagawa at sumunod na lamang sa mga nakakatanda. Bagamat mabigat sa kanyang kalooban ay pumasok na ang bata sa kanyang silid upang mag-ayos ng mga gamit nito. Habang nag-aayos, napansin niya ang isang envelope na naglalaman ng cassette tape na may nakasulat na Earwag. Matapos noon ay umalis na siya kasama ang mga bago nitong tagapangalaga at magiging pamilya. Nang makarating sila ay natuwa na rin si Erica sa simpleng anyo ng kanyang bagong tahanan at sinundan na ang dalawa papasok dito. Ipinaliwanag din agad ni Bella ang ilang mga patakaran na dapat sundin ng bata habang naninirahan doon. Ipinahayag nito na siya ay isang mangkukulam at inampun lamang siya nito dahil kailangan niya ng tulong sa mga gawaing bahay. Pinaalahanan din niya ito na huwag abalahin ang lalaki. Sumang-ayon naman ang bata sa mga kagustuhan ni Bella at nagkasundo na voluntaryo siyang magiging katuwang ng babaeng mangkukulam, kapalit ng pagtuturo nito sa kanya ng mahika. Matapos niyang ilagay ang kanyang mga gamit at mag-iba ng kasuotan ay sinundan nito ang babae papunta sa isang silid, kung saan karaniwang ginagawa ang mga magic potions. Napanganga na lamang ang bata sa gulat nang makita ang sitwasyon sa loob at nagsimula na agad siya sa kanyang unang gawain. Inutusan ito ng babae na idikdik ng pinong-pino ang buto ng daga. Kasama din nila sa loob ang itim na pusa na si Thomas, na ginagamit rin ng babae sa paggawa ng mga potion. Sa kalagitnaan ng pagkaabala ay biglang tumunog ang telepono.
Umalis ang babae upang sagutin ito kaya sinamantala naman ni Erica ang pagkakataon upang tingnan ang aklat na ginagamit ng mangkukulam na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos nilang magtrabaho ay pumunta na rin sila sa kusina upang maghapunan kasama si Mandrake, habang nakahanda sa mesa ang isang pie at mga fries. Matapos ang hapunan ay nagtungo na ang bata sa banyo upang maghilamos at maghanda para sa pagtulog. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang babae na pumasok sa isang silid. Sa kuryosidad ay sinundan niya ito at nabigla nang mawala ang pinto kung saan ito pumasok. Naguluhan si Erica at sinuri niya ang iba pang mga silid sa bahay na yon. Nakapasok ito sa isang silid na puno ng mga aklat, at doon niya natagpuan ang isang nobelang isinulat ni Mandrake. Inabala naman siya ng mga maliliit na nilalang na siyang alaga ng lalaki upang itaboy siya sa silid na yon. Pagkalabas ng silid, nagpa siya itong suriin na rin ang iba pang mga kwarto sa bahay na yon. Binuksan niya ang isa pang pinto at bumungad sa kanya ang isang napakalawak ngunit madilim na silid. Doon ay natagpuan niya ang isang kotse na puno ng mga kaset na koleksyon ng musika ni Earwig. Kinuha ni Erica ang isang kaset at ang radyo at bumalik na sa kwarto nito. Paglabas niya roon, napansin niyang nawawala rin ang pintuan palabas ng bahay. Sinubukan niya ring buksan ang bintana ngunit hindi rin ito mabuksan. Napagtanto ni Erica na hindi siya makakalabas o makatakas sa pamamahay na ito. Kinabukasan, ginising siya ni Bella at sabay silang naghanda ng almusal. Sinabihan siya ng babae na sa susunod, siya na mag-isa ang magluluto ng agahan. Pinagsabihan din siya ng babae na dapat maging mabait ito dahil kung hindi, bibigyan siya ng mangkukulam ng mga nakakatakot na bulate bilang parusa. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na naman sila sa mga gawain. Inutusan ng babae si Erica na kunin ang mga sangkap na gagamitin ito sa likod ng bahay. Doon nakita ni Erica ang pinto patungo sa hardin, ngunit binalaan siya agad ni Bella na hindi siya makakalabas ng bahay dahil binabantayan ito ng mga kakaibang alaga ni Mandrake. Nang marinig iyon, determinado ang bata na kunin ang puso ng lalaki upang mas mapabuti ang kanyang kalagayan sa bahay. Pagkatapos noon, sinimulan na ng babae ang paggawa ng mga potion. Habang ang bata ay nakamasid lamang sa bawat hakbang na ginagawa nito sa paghahanda, pinapaalalahanan ito ng bata na turuan na siya nito ng mahika, ngunit hindi pinapansin ng babae ang kanyang mga sinabi. Matapos ang kanilang mga gawain ay pumunta na si Erica sa banyo upang maghugas. Habang naglalakad doon, hindi niya sinasadyang makita si Mandrake na inuutusan ang mga alaga nito. Namangha si Erica sa kapangyarihan ng lalaki at umaasa na isang araw ay magagawa rin niyang kontrolin ang mga alaga. Matapos maligo, pumunta ang bata sa kanyang silid. Lubos niyang namimiss ang kaibigang si Custard, gayunpaman ay agad na pawi ang kanyang lungkot nang makita si Thomas na pumasok sa kanyang silid at kasama niya itong makinig ng musika. Kinabukasan, tinulungan ng bata ang babae sa paggawa ng isa pang magic potion. Inutusan siya na bilangin ang mga sangkap, mula sa spring lizard hanggang sa butil ng asin. Nagreklamo naman si Erica at sinabing siya na ang magbilang ng lahat ng yon. Pero sinabihan lang siya ng babae na malabo ang kanyang paningin. Hindi na napigilan ng bata ang galit, pagkatapos ay ibinwelta niya na hindi siya isang alipin at ayon sa kanilang kasunduan, tuturuan siya ni Bella ng mahika. Pinagalitan lang siya nito at sinabing pag hindi ginawa ni Erica ang trabaho ay bibigyan siya ng mangkukulam ng asol na bulate. Sa gabi, galit na galit si Erica sa ginagawang pandaraya ni Bella at ipinahayag niya ang kanyang mga emosyon sa pamamagitan ng pagguhit sa larawan ni Mandrake habang nakikinig sa musika ng tape. Habang busy ito sa pagguhit, biglang may mga pulang ilaw na parang mga mata ang lumitaw sa pader. Natakot si Erica at nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang nagsalita si Thomas at sinabing galing ito sa kwarto ni Mandrake na nasa likod ng pader. Mas lalo itong nagulat na nakakapagsalita pala ang pusa. Itinanong niya dito kung paano naging kwarto ni Mandrake iyon na sa pagkakaalala nito ay banyo ang nandoon. Sinabi ni Thomas na bahagi ito ng kapangyarihan ni Mandrake, at payo niya kay Erica na ihinto ang pagguhit dahil baka magalit lamang si Mandrake sa kanya. Agad na itinago ni Erica ang larawan sa ilalim ng kanyang unan. Pagkatapos noon ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga mahika na gustong matutunan ni Erica. Dali-dali silang lumabas at pumunta sa silid kung saan sila gumagawa ng potion at binasa ang aklat na minsan nang nakita ng bata. Napagkasunduan nilang gawin ang potion upang hindi matabla ng kanilang katawan ng kahit na anong uri ng mahika. Napagtanto ng bata na kailangan ng maraming sangkap upang makagawa ng potion na ito, at baka maaaring daan-daang sangkap. Ngunit sa tulong ni Thomas, nagawa nilang kolektahin lahat ng sangkap at matagumpay na nagawa ang potion.
Ipinahid nila ito sa buo nilang katawan at nakatulog na rin sap-agod at antok. Kinabukasan, balik na naman sa pagiging katulong si Erica at gaya ng dati wala pa ring balak ang babae na turuan siya ng mahika. Nang araw na iyon, inutusan na naman siya ng babae na kumuha ng mga sangkap sa likod ng bahay. Kahit umuulan ay matyaga siyang sumunod sa utos nito. Hindi na nakapagtiis si Erica at sinigawan ang babaeng mangkukulam dahil ginagawa niya lang katulong ang bata. Sa halip, sinabi ni Bella ang katotohanan na ang tanging dahilan ng pag-ampun nito sa kanya ay para maging karagdagang kamay sa mga gawain niya sa bahay. Sinagot-sagot ni Erica ang babae na naging dahilan ng pagpalo nito sa ulo. Nabigla si Erica at natakot sa naging reaksyon ng babae kaya sumunod na lamang ito. Isang araw kinakailangang umalis ni Bella upang ihatid ang mga potion na ini-order sa kanya. Nakita niya kung paano lumitaw ang nawawalang pintuan ng buksan nito ng babae kaya manghang-mangha siya rito. Matapos noon ay tumakbo na ito sa silid kung saan sila gumagawa ng potion at tinanong si Thomas kung anong spell ang gagawin upang bigyan ng karagdagang kamay ang isang tao. Sinulit naman ng bata ang pag-alis ni Bella upang isagawa ang kanyang plano. Sa tulong ni Thomas ay nakagawa sila ng isang manika na kamukha ng babae. Habang busy si Erica sa paggawa ng manika, dumating si Mandrake upang dalhan siya ng merienda. Makalipas ang ilang sandali ay hindi nila natapos ang spell dahil sa kakulangan ng huling kagamitan, ang buhok ni Bella. Nang makabalik ang babae ay agad na tumakbo si Erica sa kanyang silid upang itago ang manika at nagpatuloy sa paglilinis sa kwarto ng pagawaan. Habang naglilinis ay inisip nito kung paano makakakuha ng buhok ni Bella. Nawawala ang pinto sa silid ng mangkukulam, kaya hindi siya makapasok doon. Habang kumakain, naging curious naman si Erica kung ano ang nasa loob ng silid ni Mandrake. Dahil doon, sinubukan niyang magbutas sa pader nito gamit ang screwdriver. Nang mabutas ito ay tumingin siya doon at nakita niya si Mandrake na nagpipiano at napapaligiran ng kanyang mga maliliit na alaga. Kinabukasan, matapos maligo ay nakita niya ang sombrero ni Bella na nakasabit sa pader. Agad niya itong kinuha upang tingnan kung mayroon pang buhok ni Bella doon. Maswerteng mayroon pang ang hiblang na iwan kaya kinuha ito ng bata at inilagay sa ginawang manika. Pumunta si Erica sa silid kung nasaan ang babae at tumawa ng malakas nang makitang matagumpay niyang naisagawa ang mahika. May tumubong kamay sa binti ng babae at kinurot nito ang kanyang bandang likuran habang ang kamay na tumubo sa kanyang ulo ay hinihila ang ilong nito. Tumawa ng malakas si Erica at sinabing binigyan niya ang babae ng karagdagang kamay. Sa sobrang galit, ay tinulak niya ang bata patungo sa kanyang silid gamit ang mahika at binigyan siya ng maraming asol na bulate. Gayunpaman, wala namang nangyari at hindi sila sinaktan ng mga insekto. Doon niya napagtanto na baka gumana nga ang potion na ginawa nila ni Thomas na magpoprotekta sa kanila sa kahit anong spell. Sa takot na baka malaman ni Bella na may proteksyon sila ay napag-isipan niyang itago ang mga bulate na iyon. Kinuha ni Erica ang insekto at inilagay ito sa butas na ginawa dati gamit ang screwdriver upang pumasok ang bulate sa banyo. Isa-isa nitong pinadaan ang mga uod sa butas nang bigla na lamang sumulpot si Mandrake na sobrang galit at nag-aapoy ang buong katawan na parang demonyo. Nakapasok pala ang mga insekto na iyon sa kwarto nito. Sa pag-aakalang si Bella ang nagpadala ng mga uod na iyon, siya ang pinagbuhusan ng galit ni Mandrake. Tumakbo ang babae sa silid ni Erica upang sisihin ito sa ginawa, ngunit dumating ang lalaki na galit at sinabing huwag siyang abalahin. Nasa harapan na nila ang lalaki nang tumakbo si Erica sa dimension na papunta sa silid nito. Doon, nakita ni Erica ang poster ng sikat na bandang Earwood kung saan binubuo ito ni Bella Yaga, Mandrake at isa pang babaeng miyembro na may kulay pulang buhok. Ang musikang pinapakinggan niya ay galing pala sa banda ng mga kasama nito sa bahay. Doon naalala ang nakaraan nilang tatlo, ang kanilang mabuting samahan at karanasan sa pagmumusika. Ilang sandali ay dumating si Mandrake sa kanyang silid upang sundan si Erica. Sinabi ng bata na talagang nagustuhan niya ang musika ng bandang Earwig. Binaliwala lang ito ng lalaki at sinabi na siniguro na nito na tuturuan siya ni Bella ng mahika at magpakabait na ang bata upang hindi na ito magambala kailanman. Dinagdag din ito na isang napakatalentadong babae ni Bella sa larangan ng pagdadrums at napakagaling din ito sa mahika. Nagtanong din siya kung sino ang magandang babaeng may kulay pulang buhok. Sinagot ng lalaki na siya ang taong lumisan sa kanya at kay Bella. Matapos ang kanilang usapan ay ipinalabas na ni Mandrake ang bata mula sa kanyang silid. Ilang sandali ay pinuntahan na rin ng bata si Bella upang humingi ng paumanhin sa ginawa. Binanggit niya sa babae na gustong-gusto nito ang kanilang musika.
Dinagdag din ito na gusto rin niyang maging katulad niya. Dahil doon, naging maayos na rin ang pakiramdam ng babae para sa bata. Lumipas ang 6 na buwan, ay nagtuloy-tuloy na ang mabuting kalagayan sa buhay ni Erica. Ngayon ay mas maayos na ang pakikitungo sa bata kaysa dati. Itinuturing na siyang parang sariling anak at tinatawag na ito ni Mandrake na Dear Wig. Kahit ang silid ni Erica ay naging mas maluwag at mas maganda na ngayon. Madalas din silang lumalabas na tatlo, maging ang mga alaga ni Mandrake ay sumusunod na sa kanya. Sa bisperas ng Pasko, inimbitahan ni Erica si Custard na bisitahin siya sa kanilang bahay. Nang buksan niya ang pinto, labis na nagulat ang bata dahil maliban kay Custard may isang magandang babaeng may kulay pulang buhok ang kasama nito at sinabing maligayang Pasko, Erica.